day, mga Gracie, and welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan po natin kung paano nagsimula ang aking YouTube channel, paano ko na-reach ang 1,000 subscribers at ang 4,000 na watch hours. And in this video, pag-uusapan rin natin ang mga tips para mapalago pa natin ang ating YouTube channel. At kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like and then mag-subscribe para updated po kayo sa mga videos na aking gagawin. So mga Gracie, nagsimula po ang aking YouTube channel noong June 13, 2020. That was Saturday night. Actually, wala po akong plan na gumawa ng YouTube channel. Meron lang pong nagaya sa akin na gumawa na aking channel kasi sabi nila marami daw akong talent na pwede i-share sa YouTube. So ayun, gumawa po ako ng aking sariling YouTube channel. And then after that, hindi ko alam kung ano ang i-upload ko noong time na yon. So pumili na lang ako ng kung ano mga video meron ako doon sa aking cellphone. And then I was monetized last November 2020. It takes 5 months para na-monetized ako. So maybe some of you will ask me paano ko na-earn ang aking mga subscribers. Kasi from June 2020 until now, meron na po akong more than 17,000 subscribers. So noong una, nag-join din ako sa mga sub-to-sub. So, sumasali din po ako sa mga nagla-live streaming para mamingwit na yung isda doon. Sabi nila, noong na-reach ko na ang more than 300 subscribers, nag-stop na po ako kasi nga sa live streaming, kasi kailangan talang tapusin nyo yung live streaming. Halimbawa, merong 3 hours na live streaming, so mag-stay ka rin ng 3 hours. So, hindi ko na po magawa ang iba kong gawain kasi nga doon ka na lang tumutok sa live streaming. Kaya nag-stop ako doon. And then, merong nag-iya sa akin, meron po silang JC na sumali daw ako doon para mamingwit din ng isda. Or yun, para madagdagan ang aking mga subscribers. At hindi lang po subscribers, para madagdagan din ang aking watch hours. And then, ang isa pong nakatulong sa aking YouTube channel ay ang isa pong video na nag-viral. So doon po talaga ako na-reach ang 4,000 watch hours dahil doon sa isang video po na nag-viral. So importante po na kahit na marami ang ating video, kahit na meron ng isa tayong video na mag-viral, malaking tulong na po yun. So kailangan mag-isip talaga tayo ng content, magandang content para sa ating YouTube channel. Noong nag-create po ako ng aking channel, that was the start of the pandemic. So, nauso ang pagtatanim. So, mahilig po kasi ako sa hanging plants. Kaya, nag-isip po ako kung paano gawin ang hanging basket. So, nag-search po ako doon sa YouTube para mag-learn kung paano gawin ang hanging basket. Net basket po yun. At wala po akong nakitang video about sa paggawa ng net basket. Kaya gumawa po ako ng sarili kong video kahit nga hindi naman ganun kaganda yung video ko. Kasi nga baguhan lang din naman ako. Wala po akong mga gadgets, maganda gadgets para sa paggawa ng mga video o sa pag-edit po ng mga videos ko. So yun po, nakatulong po yun. At saka, dahil nag-iisa lang yung video na yun, so kapag ni-sinerge po ng mga tao, makikita mo talaga agad doon, number one po talaga siya sa search. Kaya nag-viral po yun. Yun po ang nakatulong sa akin para ma-reach ko ang aking 4,000 watch hours. Actually, wala po akong plan na ang aking magiging niche ay about sa mga plants. Kasi ang talent ko po talaga ay mag-drawing. So, gumawa ng mabuting team. Yan, mahilig po ako gumawa ng mga DIYs. Tapos nagre-recycle po ako ng mga plastic bottles. So yun po talaga ang plan ko sa aking YouTube channel. And then nauso yung mga tanim, kaya naidagdag lang yun. So paano ko na-reach yung aking subscribers sa mabilis na panahon? Noong nagsimula po ako ng video ng tungkol sa Mayana, doon po nagsimula na
tumaas po ang aking subscribers. Dahil lang po sa isang video na yun. So, noong nagkaroon ako ng maraming subscribers dahil sa Mayana, so, nag-stick na lang po ako doon about sa Mayana. Kaya ang ginawa ko, nag-collect po talaga ako ng Mayana ko para dito lang po ako mag-video o gumawa ng vlog sa aking garden. Ayan, so hanggang ngayon dumami na po ang aking mga Mayanas at nag-collect pa rin po ako para madagdagan po ang aking mga Mayanas. So dinamihan po talaga ang pagtanim ng mga Mayanas. Tracy, ngayon naman ay magbibigay po ako ng tips para doon sa mga aspiring YouTubers. Ano ang gagawin para mapalago natin ang ating YouTube channel? So, number one po, dapat alam po natin kung ano ang ating magiging content bago tayo gumawa ng ating YouTube channel. So, yan po ang una nating gagawin. Sa pag-upload po ng ating video, kailangan maglalagay po tayo ng thumbnail. Yung thumbnail, parang yun po ang pinaka title page or front cover ng ating video. At sa thumbnail po natin, gumamit po tayo ng magandang picture. At ang ating font, kailangan malaki, readable po siya. Tapos, gumamit po tayo ng mga matitingkad po na kulay para sa ating font. So, halimbawa akong light ang picture na ginamit natin sa thumbnail. So, kailangan dark ang ating font na gagamitin. At kung ang picture po natin na gagamitin sa ating thumbnail ay dark naman, so gumamit po tayo ng light na color sa font na ng ating thumbnail. So mga Gracie, mahalaga ang thumbnail sa pag-upload natin ng ating video sa YouTube. Kasi nga sa thumbnail nakasalalay ang ating mga views. Kapag maganda po ating thumbnail, minsan ang mga viewers yun ang pinipili nilang tingnan. Kahit po meron po tayong kapareho ng mga video doon sa YouTube, pero maganda po ating thumbnail, mas maganda ang thumbnail compare doon sa kanila, mas pipiliin ng mga viewers na pindutin ang iyong video. So, kailangan gumawa po tayo ng very attractive na thumbnail. Another tip para sa paggawa ng title ng ating video, kailangan catchy po ang title na ating gagawin para ma-attract po natin ang ating mga viewers. And another tip, mga ka-Gracie, so kailangan po ang ating audio ay malinaw para maintindihan po ng mga viewers natin kung ano ang ating sinasabi. And one more tip, mga ka-Gracie, dapat meron po tayong consistency na tinatawag. Para naman meron aabangan ang ating mga viewers, mag-set po tayo ng schedule, pwede nating gawin, pwede tayong mag-upload once a week, or kung marami po ang ating time, pwede tayong mag-upload everyday. Kasi nga, the more videos you upload, the more viewers you earn, di ba? So mga Gracie, wala na po akong maisip pa na mga tips para sa inyo. But if you do, you can comment down below para mabasa naman ng ating mga viewers. Shoutout po tayo mga Gracie, shoutout po kay Fian Marks Plant Yard, kay Jingles Heartstrings, kay Mommy Joyce Channel, and also to Madis Karting Ilongga. Shoutout din po kay By J Vlog, kay Arjen Thrak, kay Mamita Gina, kay Inday Lang, kay Fez De La Cruz, shoutout po sa inyo, kay Buhay Mother, and then kay Melodies Mini Garden. So, pa-support naman po sa mga ka-plant YouTubers ko. So mga ka-Gracie, hanggang dito na lang tayo. I hope meron po tayong natutunan sa video na ito. And then please do subscribe to my channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko pang gagawin sa susunod. So, I hope to see you next time. Bye mga ka-Gracie and happy planting!